up guys, ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano magpalaki ng mga betta fry mula sa kanilang pag-hatch hanggang sa kanilang 1 month old. So ano pang hinihintay natin guys, tara! Pero bago ang lahat, make sure na nakasubscribe, like, share na kayo dito sa aking channel para mas marami pa tayong ma-inspired ng mga tao na pumasok sa ganitong hobby, ang fish keeping. So yun guys, ito nga pala ang mga fry ng aking mga betta. Nasa 1.5 month na silang lahat guys. Ito. Ang mga parents ng mga fry na ito is multicolor at saka Nemo Koi. So, ito sila guys. Ito yung naging resulta nila guys. Akala nyo mga selo sila guys, pero hindi guys. Ganyan din yung mga parents nila dati. Akala ko selo sila, pero nung dumating na sila sa juvie stage, ilumabas na yung mga kulay nila. At ngayon, balik na tayo sa main topic. Paano nga ba mag-raise ng ating mga betta fry mula sa itlog hanggang sa kanilang 1 month old? So, paano nga ba? Una, kailangan good quality ng tubig. Yes, tama ang narinig nyo. Good quality ng tubig. Lahat ng isda ay nangangailangan ng good quality ng tubig. Lalo na sa ating mga betta fry. Dahil napaka-sensitive ng ating mga betta fry. Kaunting mali lang natin sa kanila, patay na silang lahat guys. Sayang lang yung pinaghirapan natin. So, paano nga ba natin ma-maintain ang good quality ng tubig? So, kahit ako guys, kahit nasa fry pa lang ang mga betta ko, nagwa-water change na ako. Mga nasa 50% ang wina-water change ko. Pero laging tandaan guys, ang pag-water change natin sa ating mga betta fry ay nakabatay pa rin sa panahon. Hindi tayo pwedeng mag-water change kapag malamig ang panahon dahil baka ma-water shock lang ang ating mga fry. Ngayon, punta na tayo sa pangalawa guys. Pangalawang paraan ng pag-raise ng ating mga betta fry. Ano yun? Live foods. Tama yung narinig nyo. Live foods. Napaka-importante ng live foods lalo na sa ating mga betta fry. Mula sa kanilang pag-free swim hanggang sa kanilang pag 1 month, napaka-importante talaga ng live foods. At ano naman yung mga live foods na yun? From their free swim, una kong binibigay sa kanila ay BBS or Bibe Brine Shrimp. Dahil ang BBS ay napaka-pino at saka madali lang kainin ng ating mga fry, lalo na sa pag lalo na yung mga bagong free swim natin ng mga fry. Pangalawa, pag nasa 2 weeks old na yung mga fry, binibigyan ko naman sila ng dapya. Bakit ako nag-upgrade sa dapya? Kasi yung dapya, sakto lang yun ang laki niya para makain ng ating mga 2 weeks old betta fry. Then, napakasustansya din ng dapya sa ating mga betta fry. So, tandaan nyo yun guys. Pwede din, pagdating ng 1 month old ng ating mga betta fry, pwede nyo na silang bigyan ng Chubifex. Tama, Chubifex. Tandaan nyo yan guys ha. Punta naman tayo sa pangatlong paraan ng pag-raise ng betta fry guys.
Ang pangatlong paraan ay space. Tama, space. Ano tong space na ibig kong sabihin? Meaning, grow out tank. Ganito kasi yan, guys. Habang lumalaki ang ating mga betta fry, lumalaki din yung space na kailangan nila kung saan sila ay lumalangoy. So bakit kailangan nila ng malaking space? Kasi yung iba kasi guys, 1 month pa lang is nag-aaway na. Alam nyo naman, kaya sila tinawag na fighting fish. Dahil nag-aaway sila guys. Lalo na yung mga male natin na mga beta. May tanong guys, ilang days, weeks or months ba natin pwedeng i-transfer ang ating mga beta fry sa kanilang grow out tank? For me, ha? For me, disclaimer lang, I'm not a professional in this thing. Disclaimer lang, based on my experience lang guys. Para sa akin, pwede ko nang i-transfer ang ating mga beta fry pag sila ay nasa 2 to 3 weeks old na guys. Tandaan nyo yan, 2 to 3 weeks. Understood? And now, let's proceed for the last part. Yung huling paraan kung paano mag-raise ng beta fry. Ano yun? Hulaan nyo. Hindi nyo mahulaan? Ito yun guys. Pasensya. Tama. Pasensya natin mga breeder guys. Kapag wala tayong pasensya sa pag-breed, parang pag-ibig lang yan guys. Wala ring hahantungan. Palpak yung breeding natin guys. Kailangan talaga natin ng pasensya, lalo na sa mga beta fry natin guys. Yun yung 4 na paraan kung paano mag-raise ng beta fry. Sana tandaan nyo yun guys. At yun, tandaan nyo lang guys, yung 4 na yun guys sa pag-breed ng beta fry, sa pag-raise ng ating mga beta fries. At sana may natutunan kayo sa video na ito. By the way, shout out nga pala kina Boost LL ng Kabisig, Boost J, kay Boost Vincent, sa lahat ng mga fish keeper dito sa Kalinan, sa team Kalinan, sa mga breeder, mga fish keeper, fish hobbyist natin dito sa buong Pilipinas. Shout out sa inyong lahat. Please like, share and subscribe to my channel para mas marami pa kayong video na papanoorin tungkol sa fish keeping. Bye bye.